Hello guys, nandito na tayo ngayon sa next part ng ating integers. So addition of integers. Okay. Meron ako dito ng apat na examples kung nakikita nyo dyan sa ating screen. Itong apat na examples na to, pare-pareho lang yung mga numbers, pero iba-iba lang yung kanilang mga sign. Gamit yung apat na yan, tatry ko ipaliwanag sa inyo ng madali kung paano natin ginagawa itong pag-a-add ng integers. Medyo iba kasi sa addition lang ng puro positive kagaya ng lesson natin nung una. Ngayon kasi meron na tayong negative and mga zero, di ba, kasama naman natin. So ngayon, testingin natin. Okay? So meron tayong mga negative dito. Eh, no? Merong ibang rule kasi dahil may negative tayo. Eh, pero same din naman, no? May nadagdag lang na ginagawa pag mag-a-add ng integers. Okay, so example, letter A tayo. Tingnan nyo ito. Para lang yung unang lesson natin dun sa addition. So, pareho positive. 113 plus 67. Ang gagawin nyo dyan, ipag-a-add nyo lang din siya. 113. Okay, sulat natin ah. Ano ba? So, ang gagawin natin, parang ginawa lang din natin, ipag-add lang din natin sa kasi pareho naman positive. Di ba? So, ganyan lang siya. Add lang natin sa pareho. Ilan yan? 1, 1, 6, 8, ano? So, 180. Pag pareho silang positive. Pag pareho silang positive, ipag-add mo lang din sila kagaya ng normal na pag-add natin. Di ba? So, example number to tayo. Letter B. Example letter B pa lang. So, pansinin nyo ito. Yung isang number natin is negative. Yung isa naman is positive. Okay? Tapos addition tayo. Ano? So, ipag-add daw natin sila. Paano gagawin natin dyan? Okay. Pagka ganito, magpo-proceed tayo sa pagma-minus o subtraction. Okay. Tapos, basta tingnan nyo ha, pag magkaiba yung sign, pumunta ka agad sa subtraction. Pero, i-disregard mo ang kanyang sign muna na negative. Okay? Ipag-minus mo muna kung sino mas malaki sa kanilang dalawa. Doon ka magma-minus. Kanyari, yan, 113. Okay. 113. I-minus mo si agad si 67 sa kanya. Okay? Huwag mo muna isipin ng kahit ano. Yung kung sino yung mas malaki sa kanila, i-minus mo yung maliit. Okay? Ngayon, mag-minus na natin, ano? Testing natin. So, yan ang ginagawa natin dati. Nagbabaro tayo. Ganyan, 6. Tapos magiging 0 ka na. Ayan. Ay. Miram siya. Magiging 10 na pala. Magiging 10. So, 46. Aba. Ngayon, na-minus na natin si 113. Minus na natin ang 67. Ngayon, dahil magkaiba yung sign nila. So, ang gagawin mo dyan, dahil na-minus mo na, kailangan nito ng sign eh, di ba? So, kung mas mataas si negative, siya yung kukunin mo. Okay? So, negative 46 yung ating sagot. Ulit. Chinek up mo, di ba? Chinek up mo silang dalawa. Pak! Magkaiba yung kanilang sign. Ipag-minus mo agad mula sa malaki, tapos minus mo yung maliit. Ito na yon. Tapos kung sino yung mas malaki sa kanilang dalawang, ay kung sino yung mas malaking number sa kanila, ayun yung, which is dito, is 113, ayun yung kunin mong sign. Okay, so, ayan. Kaya negative 46. Next, example, letter C. Okay. In-inspect mo ngayon, pak, dito sa letter C. Pareho silang negative. No? Pinarenthesis ko to para ma-emphasize na naka-ano tayo, naka-negative 67 tayo. So, negative 113
plus negative 67. Pagka ganyan pareho naman negative, ipag-add mo sila. Okay? So, pag-add mo na natin, 113, 67, add ka, add mo na sila. 0, 1, 8, 180. Tapos yung sign nila, kopyahin mo. Negative. Okay? Parang ganito lang din dito. Pareho silang positive, so pinag-add mo sila. Ngayon, dahil positive yung kanilang sign, ang sagot natin is positive 180. Hindi lang natin sinulat yung positive, no? Kasi consider na yan pag walang negative sign. Okay? So, ayan. Ganun din. So, ito ibig sabihin, itong dalawa, pag parehong sign, ipag-add mo sila, tapos kukopyahin mo yung kanilang sign. Okay? Next. Ito naman. Ito, tinan nyo. Inspect nyo, letter D. Magkaiba yung sign niya. No, ito si positive, ito si negative. Ang gagawin mo dyan, kagaya na ginawa natin kay B. Si malaki, imaminus, yung malaking number, ha, imaminus mo si maliit. Tapos, mamaya, pag na-minus na natin yon, kukopyahin mo yung sign ng mas malaking number. So, gawin natin 133. Ba't naging 133 ito? Sige, gawin pa rin natin 133. Ito na, 133 na ito, 133. Sige, 133. Tapos, i-minus natin yung 67. Okay. So, yan, bakit natin binaro? Kasi kulang siya, no? Panoodin niyo yung video dun sa may, paano mag-ano. So, 13, so 6. Tapos, ito magiging 2. Magiging 66. Okay. So, 66 na minus na natin si 67 kay 113. Ang gagawin natin, titingnan natin ngayon kung sino yung mas malaki yung number at ano yung sign nun. Okay, so dito si 133, siya yung mas malaki. So, ang gagawin natin, kukopyahin natin, ano? So, positive 66 at hindi negative 66 yung sagot. Okay? Hindi lang natin inilalagay yan kasi given na sa atin yan, eh, pag nakita natin na, na walang sign, positive na agad yun. No? So, yun na yun. Ganun lang yung ating ginawa. Okay, recall lang ulit natin. Pag pareho ng sign, ayan, si letter A at si letter C, ipag-add mo sila. Then, kopyahin mo yung kanilang sign, which is dito, positive. Dito naman, negative. Negative. Okay? Ngayon, sa letter B naman, tsaka sa letter D, magkaiba sila ng sign. No? So, ang ginawa natin, i-minus natin si maliit na number kay malaki. No? So, nakuha natin yung sagot. Tapos, yung kukopyahin natin na sign sa kanila is yung pinanggalingan ng malaking number, which is negative dito. Dito naman, positive. Iba lang yung sagot kasi iba yung given natin dito. Okay? Pero sana nakuha niyo yung concept natin. Okay? Paulit-ulitin niyo na rin yung video para makuha natin ng maigi. Okay? So, yun lang guys. Sana sa apat na example na yan, makuha niyo yun. O, sige, gusto mag-example pa tayo isa. Okay, dito tayo. Kung muna tayo magbabay pala. Anahin na muna natin. Mag-gawa tayo example. Okay? So, example letter, ikunyari, ano, ako na muna sa sagot dito. Ibabaan lang natin. Ayan. So, sa example letter E, magkaiba sila ng sign. Okay? Ngayon, anong gagawin natin? Magkaiba sign. Maminus natin si maliit na number, which is 5, kay malaking number. Tapos, kukopyahin natin kung ano yung sign ng mas malaking number. 11. Positive siya. Pwede natin isulat na may positive dyan or wala. Okay? Example, letter F.
Yan. Negative 3 plus negative 3. So, pareho sila ng sign. Pagawin natin, pag-add lang natin sila. Tapos, kopyahin natin yung negative. Okay, kasi pareho silang negative. Okay, same sign, kopyahin nyo yung ating sign. FG. Yung G. Testing naman natin yung G. 7 plus 7, parehong positive. So, ipag-add mo lang sila. Tapos, yung sign niyan, automatic meron yung positive. So, meron positive. Pwede mong isulat yung positive, pwede hindi. Okay? Tapos, ito naman. H. So, ano yung mas malaki sa kabila dito? Okay, so, negative 7 plus 5. So, nakita mo, magkaiba yung ano nila, magkaiba yung kanilang sign. Ipag-minus mo lang, no? So, 7 minus 5, 2. Tapos, mas malaki yung number 7 kesa kay 5. Kopyahin mo yung sign ni 7, which is negative. So, yun lang, guys. Sana may natutunan kayo dito sa ano na to. Video na to. Kung meron kayong tanong or kailangan pa natin ng ibang example, please mag-comment kayo at mag-subscribe sa ating channel. Thank you, guys.